Ayan, si Bong po ay hindi pa rin po bumabalik. Opo. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Kung wala nang dana, ang pagmamahal ay di na kailangan pang dalawang puso'y magkasama. Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ang ating pong pag-uusapan ngayon mga kaibigan ay patungkol po kay Bong. Alam niyo po, ang daming nanghihinayang. Ang daming tila nanghina. Yung bang sobrang nanghinayang sa nangyari. Una, madaming nawala or madaming sinayang si Bong. Kung atin pong babalikan ang nakaraan, ito po si Bong ay nakuha nila ka business mula sa panahon na nangangalakal siya sa lansangan. Wala ka nang maintindihan. Kung wala ka nang makapitan. Pinilit ni ka business na dalhin sa kanilang lugar, sa kanilang bahay, binihisan, minahal, inaruga. Sa sobrang pagmamahal nila ka business, pumunta na po, humantong na po sa punto na dinala siya sa rehabilitation para mabago. Nung nandoon siya, puno ng emosyon. Isa na naman. Kasi ganun karaming kabahal. Gusto ko lumabas talaga yung sama na loob mo. Labas mo na lahat mo. Iwanan mo na yung dito. Para paglabas mo, okay ka na lahat. Buo ka na. Makita natin yung pagmamahal ni Mrs. Kabusiness, ni Kabusiness, ng mga kagwang sa kanya. Bumuhos ang maraming mga luha, lalo na po kay Mrs. Kabusiness. Nung time na kinakausap niya si Bong, "Bong, please magbago ka na, lahat ibibigay namin." Ito po yung pangako sa kanya. Lahat ibibigay. Pero, eto nga pong nagdaang araw na nagkaroon ng problema. Sila ka business patungkol po kay Buknoy. Habang busy sila dahil si Buknoy ay sinugod sa ospital, umalis naman po si Buknoy. At hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa po bumalik. Alam niyo po mga kaibigan, marami ang nagsasabi, hindi ho kaya ang dahilan ng pag-alis ni Bong ay nung panahon na nakita niya na maliit ang kanyang nasahod. Kasi po nung nagsahuran, di ba, nandun, maliit po ang kanyang nasahod. Pero sa ganang akin, normal po na maliit ang kanyang masahod kasi ilang araw pa lang siya nag-uumpisa. Si Damunga, kung ating titingnan, di ba, nabawasan din. Kasi ang policy naman ho, kailan ka business, kung kailan ka nag-uumpisa. Kumbaga per day, kinukompute nila sa oras-oras. Marahil kung ito ang dahilan, hindi naunawaan nito ang lahat ng mga bagay. Bakit niya iisipin itong maliit na sahod o maliit na nasahod niya kumpara naman doon sa malaking mga factor na ibinigay sa kanya ni Kabusiness. Nagpahayag na rin si Maylin na maghihiwalay sila. Ayaw na niya kay Bong. Nabaliwala rin din lahat. Parang lumalabas na lang, babalikan na ulit sa umpisa. Sayang, sayang yung pagod, hirap, nagastos niya. Sana naman binigyan na. Nang dana, ang pagmamahal ay di na ka. At nagpahayag na rin po si Kabusiness, si Mrs. Kabusiness. Ito pong pahayag ni Mrs. Kabusiness ay isang saloobin ng tunay na nararamdaman niya kay Bong bilang kapatid, bilang ina. Totoo po yung mga nararamdaman niya. At dito po ipinakita niya, inilabas na niya kung ano po yung nararamdaman. Puno po kasi siya ng panghihinayang. Kaya ho nasabi niya, kasi ang dami na pong nasayang mula sa resources, financial, oras, panahon. At yung dream nila,
parang kumbaga mayroon kang gustong abutin. Gusto mo siyang ilagay sa ganitong pagkakataon. Pero tila, sila Mrs. Kabusiness at Kabusiness lang po ang may gusto. Isa po sa pinakamahirap na punto, kung ang isang tao ay mismong hindi na i-internalize niya yung mga plano para sa kanya, or kung ang isang tao ay hindi niya na-appreciate ang mga bagay niya. Kung atin pong sisilipin ang isang reaction video ni Mrs. Ni Ma'am Plurs Channel, shout out po kay Ma'am Plurs Channel, puntahan po natin ang kanyang reaction video. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sabi niya, itong si Bong ay tila hindi masaya kila Kabusiness. Hindi siya masaya sa ganitong klaseng setup. Hindi siya masaya sa pagtulong. Kumbaga, pinapakita lang niya itong mga bagay na sumasama siya sa misyon, sa mga ganito. Dahil si Kabusiness naman, yung tipong hindi niya pwedeng sawayin ng harapan. Ng harapan. Kaya ang ginagawa niya, patakas. Patakas ho siya, paalis. Kasi kung masaya si Bong, tama ho sinabi, kung masaya si Bong sa ginagawa niya sa pagmimisyon, hindi na ito aalis, nandiyan na eh. Nangako siya na hindi na siya babalik. At ang pangakong ito ay may kapalit. Kasi kasabay po nito ang pagbibigay sa kanya ng pangkabuhayan. At ito na nga po, binibigyan ng pagkakataon na ma-develop sila ni Milim. Sadyang nasayang nga po mga kaibigan ang mga pangyayaring ito, ang mga planong ito. Nagkaroon ng video ang isang concerned na citizen at followers ni Kabusiness na ipinadala nung kinakausap si Bong doon, nandun siya kila Lula. Ang sabi nga ho niya, babalik ho siya. Saka na, babalik pag gusto. Para sa akin, hindi po pwede yung ganyang babalik kung gusto. Kasi iba na po ang pagkakataon. Nanggaling na po siya sa rehabilitation. Ibig sabihin, dapat hindi na niya pwedeng balikan yung ganyan. Tila, mas pinipili niya yung makasama yung mga kaibigan niya doon sa lugar na yan. Marahil, kaya nangyari ito kay Bong, kasi nilamon na ang kanyang kaisipan ng kultura na kanyang nakagisnan. Hindi niya gaanong na-i-internalize yung pagmamahal na ibinibigay ni Kabusiness. Bagkus ang namumutawi sa kanyang isipan, yung pagmamahal, peaking pagmamahal ng mga itinuturo niyang kaibigan. Isa sa mga magiging problema kung sakaling ganyan, at I think mauunawaan ni Bong ang mga bagay nito sa huli. Naway, hindi naman mangyari. Paano na lang kung magkasakit siya? Sino ang mag-aasikaso sa kanya? Walang kaibigang dadamay sa kanya kapag nagkasakit siya. At sa sitwasyon niya ngayon, alam natin, napakadelikado po ng kanyang katawan. Dahil may proseso po ng gamutan. Nariyan na po. Kumbaga, unti-unti na pong nilalamon na ang kanyang katawan ng sakit. Madadagdagan pa sa ganitong pagkakataon. Nagbigay na po ng tuldok si Kabusiness, si Mrs. Kabusiness, na sa pagkakataong ito ay susundin niya ang mga suggestion ng mga followers. Hahayaan nila pansamantala si Bong, pero hindi nila sinasarado ang pintuan. Sa pagkakataong ito, ako man, ang dalangin ko lang sana, bumalik si Bong at ma-internalize niya na aminin ang kanyang pagkakamali. And din sana, may maroon siyang mapulot na aral sa pagkakamaling ito. Hindi pa naman huli ang lahat kasi mayroon pang binibigay na pagkakataon sa kanya. Pero kung ibabalik sa dati, nahahanapin siya, sabi nga ni Kabusiness, hindi na muna mangyayari yan. Dahil mayroon silang pinagtutunan ng panahon. Ito ho ay si Buknoy. Nakakalungkot isipin, no, sa kabila ng pagmamahal na ipinapakita nila Kabusiness, ay dumaraan sila sa ganitong pagkakataon. Ang daming mga pagsubok na kanilang mga pinagdadaanan. Pero nakita natin sa kabila ng lahat ng mga hamon at pagsubok na ito, patuloy po silang tumutulong pa rin. Patuloy silang naglalakbay at patuloy pa rin tinutupad nila ang misyon. Siguro para kay Bong, ang dalangin lamang natin, dumating ang panahon na bago maging huli ang lahat, maunawaan ni Bong itong kanyang kalagayan at maintindihan niya
na ang taong tunay na nagmamahal sa kanya ay walang iba kundi si Laka Business. Bago mahuli ang lahat, sana maunawaan ito ni Bong. Kayo po mga giliw naming mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang saloobin ninyo? Dito, sa sinabi ni Mrs. Kabisnas, sa desisyon nila Kabisnas, at dito sa pag-alis ni Bong. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Please comment down below po, kaparte kayo ng vlog na ito. Sa muli po, Miguel, love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan na sumusuporta sa ating channel. And please, doconic mga kaibigan, suportahan po natin si Kabisnas, suportahan po natin si Papa Dins, sapagkat nasa atin po ang buhay ng kanilang misyon. Kung tayo po ay palaging susuporta, no escape po tayo sa mga ads, ito lang po ang bukod tanging maitutulong natin sa kanila para maipagpatuloy nila ang kanilang pagmimisyon at pagtulong sa mga taong nasa lalayan ng lipunan. Nasa baba po ang link, kung hindi ka po pa nakasubscribe, puntahan lang po natin at please do connect tayo sa kanila. Maraming salamat po mga kaibigan.